Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pungtunghayan ang aking kwento na pinamagatang One Night Stand with a Young Man Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 4. Ang interview sa C&A Company ay walang nangyari bukod sa mga titig ng iba't ibang kababaihan na gusto ng parehong posisyon. Pumasok ako sa apartment ko at dumiretso sa kusina. Ako ay nagugutom. Nagpasya akong gumawa ng ilang pasta at ilang inihaw na manok. Sanay na ako sa tahimik na buhay. Laging mag-isa. Walang kaibigan, ngunit sa sandaling ito ay nakaramdam ako ng kalungkutan. Instinctively, nilagay ko ang palad ko sa tiyan ko at ngumiti. Baka kailangan ko talaga ng baby ko. Isang ideya tungkol sa Gabriel ang sumagi sa aking isipan. Alam kong madi-discharge siya ng 2 araw. Nakasulat sa mga papel kung saan-saan ang mukha. Pakiramdam ko ay napilitan akong puntahan siya at ako ay ako. Kinuha ko ang purse ko at umalis papuntang ospital. Pagkalabas ko sa cab ay sinimulan kong tanungin ang sarili ko. Palagi kong ginagawa ang mga bagay nang hindi iniisip ang mga wakas. I was sort of the actions now, consequences later type of girl. Kinailangan kong mamuhay ng ganito para mabuhay. Tingnan mo kung saan ka dinala niyan, nagbuntis ka sa isang lalaking engaged. Pumunta ako sa front desk at nakita ko ang isang matandang nurse. Hi, nandito ako para makita si Mr. Mondragon. Tumingala ang nurse mula sa screen at binigyan ako ng pagod na tingin. Private ang kwarto ni Mr. Mondragon, at mga miyembro lang ng pamilya ang pinapayagan. Kailangan ko talagang sabihin sa kanya ang tungkol sa bata. Ayon sa balita ay isang araw pa lang siyang gising at halos kasing ganda na ng bago. Nagpakawala ako ng buntong hininga at nagpanggap na sumusuko. Papasok na sana ako sa kwarto niya dahil alam ko na. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa front door. Tumingin ako sa likod para makita ang nurse na nakatutok muli sa screen bago ako tumakbo papunta sa elevator. Makalipas ang 2 minuto. Nasa 3rd floor ako na may private wings, may mga 5 lalaki na nakasuot ng itim na suit at earpiece. Pag-usapan ang tungkol sa pagiging mayaman sa mga nakakatawang bilang ng mga bodyguards, kailangan kong mag-isip ng mabilis. At mayroon akong perpektong plano. Hinawakan ko ang clipboard na hindi ko pinag-abalahang makita kung kanino yun, at sinubukang maglakad gamit ang nakuha kong damit ng NARS na nakuha ko mula sa storage room. Malamang may nurse na nagpalit lang ng damit niya at kinuha ko na sila bago pa man niya mapansin. May badge ito, nagpalit ako sa banyo at itinago ang iba sa aking purse. Bumalik ako sa 3rd floor para magmukhang confident. Mga benepisyo ng pagkakaroon ng mahirap na buhay, ginawa kang magaling na artista. Dinaanan ko ang mga bodyguard na bahagyang tumango at maya-maya ay nasa tapat na ako ng pinto kung saan nakapwesto ang isa pa. Nandito ako para tingnan si Mr. Mondragon. Kailangang tumulo ang pawis ngayon. Saglit na nakatingin sa akin ang bodyguard, hindi kita nakita dito dati. Lumunok ako. Kaya ko ito para madaling umarte sa kanila. Dito talaga ako na-assign kaninang gabi. Nagkaroon ng emergency ang kaibigan ko. Ang huling bahagi ay lumalabas halos bilang isang katanungan at sa loob ko ay nangungulila. I'm very aware na nandito na ang nurse na si Celine Richards. 10 minuto na ang nakalipas. Ang tingin niya sa badge na nakasabit sa leeg ko. Okay, hindi ko naisip ito at baka ayaw lang ng tadhana na sabihin ko kay Gabriel ang tungkol sa baby namin. Napatingin ako sa badge at nakita ko ang parehong pangalan. Oh hindi, oo alam ko.
Ang parehong mga pangalan ay nagdudulot ng labis na kalituhan, tama. Pero kailangan talagang mag-attend kay Mr. Mondragon. Alam mo kung paano siya kapag naiinip? Sinubukan kong dumaan sa pinto pero hinawakan ng malaking lalaki ang siko ko. Parang hindi, miss. Bumalik ka sa pinanggalingan mo at iwasan ang gulo. Umalis ka na bago pa man mawala ang aking kabutihang loob. Dapat umalis ako. Dapat talaga akong tumalikod at umalis. Umuwi ka na at gawin mo yung sandwich na pinagnanasaan ko. Siguro sasabihin ko na lang sa kanya kung gaano ito ka-urgent. Kailangan ko na talagang pumasok doon. Kilala niya ako at nasa linya ang buhay niya dito. Sa totoo lang, ako ang nakahanap sa kanya sa tabing kalsada at dinala siya dito. I mean no harm, may kailangan talaga akong sabihin sa kanya. Pinandilatan ako ng lalaki na may babala sa kanyang mga mata. Umuwi ka na, Miss Alvarez, sabihan mo lang siya na nandito ako. Kilala niya ako. Pakiusap, mukhang pinag-iisipan niya ang bodyguard hanggang sa bumukas ang pinto na sinubukan kong daanan. Dumaan ang fiancé na kumausap sa akin at tumingin sa akin. Anong nangyayari dito, Ben? Nagrereklamo ang fiancé ko sa ingay dito. Pagtingin ko sa kanya parang nagilty ako. Niloko siya ng fiancé niya sa akin. Buntis ako ngayon sa anak niya. Mapapatawad niya ba siya? Mukha siyang mabuti at mabait. Gusto ni Miss Alvarez dito na makipag-usap kay Mr. Mondragon. Kakaalis lang niya. Tumingon sa akin ang babae at tumingin sa damit ko saka tumaas sa badge at tumaas ang kilay niya bago siya humarap sa mukha ko. Nurse ka na ngayon. May ngisi siya na nanunuya sa akin. Nararamdaman ko ang pagnanais na iikot ang aking mga mata ngunit nagpa siya akong tumanggi. Kailangan ko talaga siyang makausap. Napaka-importante, napakunot ang kanyang kilay na iniisip kung anong business ko kay Gabriel. Ano, paano mo siya kilala? May kinalaman ka ba sa pag-atake niya? Hindi ito ang inaasahan ko. Dapat talaga umuwi na ako nang sabihin yun ni Ben. Dapat ay hindi na lang ako pumunta sa lugar na ito. Siguro umalis na lang ako. Pupuntahan ko siya sa opisina niya kapag gumaling na siya. Tumalikod na ako para umalis. Mission failed. Bianca, anong nangyayari? Ang boses ng cheating man na pinuntahan ko ay pumupuno sa ngayon sa tahimik na pasilyo. Mabilis akong lumingon at humarap kay Gabriel Mondragon na naka-black jogger at isang wife beater. Isabella, anong ginagawa dito? Bakas sa mukha niya ang curiosity at surprise. Kailangan talaga kitang makausap. Ang kaliwang kamay ko ay kumamot sa batok ko. Isang aksyon na ginagawa ko tuwing kinakabahan ako. Pinag-aaralan ako ni Gabriel ng ilang sandali bago siya tumango at tumalikod pabalik sa silid. Sinundan siya ng fiancé niya na alam ko na ngayon na si Bianca habang huminga ako ng malalim bago iyon ginawa. Ang silid ay may isang bungkus ng mga bulaklak at dalawang get well soon card ang nasa tabi nila. Ang isang pitchel na kalahating puno ng tubig ay nasa tabi ng kama at isang baso sa tabi nito. Isang puting coach na may duffel bag ang nasa pinakadulong kanan na may maliit na mesa sa harap nito. Mas malaki at mas maganda ang kwarto kumpara sa meron ako. Mayroon pa itong mas malaking telebisyon at maliit na refrigerator, hindi sa nagrereklamo ako. Pumunta si Gabriel sa kama at tinulungan siya ni Bianca na makaayos ng posisyon, na konsensya ako nang makita ko ito dahil alam kong masisira ko ang magandang relasyon nila. Gosh! Dapat ko talagang iwanan ang mga bagay sa paraang sila. Mukhang masaya silang dalawa at nakangiti. Pero bakit niloloko siya ni Gabriel sa akin? Bakit siya pupunta sa isang club at kumuha ng one night stand? Dapat ko ba talagang gawin ito? Deserve ni Bianca na malaman na ang kanyang fiancé ay isang lying bastard. Kukuha ako ng makakain. Baka hotdog or something. Need anything? Tanong ni Bianca kay Gabriel. Sabi ko sa'yo okay lang ako, Bianca. Kumuha ka na lang ng makakain. Kailangan mong maging malusog para sa sanggol. Okay. Tumigil ang mundo ko, kumukupas lahat, walang tunog. Walang galaw. Wala lang, pakiramdam ko nanginginig ang katawan ko pero wala akong magawa. Sa wakas ang lahat ay dumating ng sabay-sabay.
Narinig kong tinatawag ang pangalan ko at yumugyog ang mga balikat ko. Napangiwi ako sa biglang malakas na tunog. Tumingin ako sa taong nakita ko ang isang nagpapanik na si Gabriel. Naalala kong sinabihan niya si Bianca na kumain ng dalawa dahil buntis siya at bigla akong lumayo sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Sorry sa pag-aaksaya ng oras mo. Alam kong hindi na ako dapat pumunta. Tumakbo ako hanggang sa picking point ng taxi at sumakay sa isa at sinabi sa driver ang aking address. Bumaba agad ako ng taxi pagkatapos magbayad at tumakbo papunta sa apartment ko. Pumasok ako at may dumating mula sa kusina na may apron, ang pinakamatalik kong kaibigan. Tinitingnan niya ang ayos ng buhok ko at mga damit ng nurse. Harry, tumakbo ako papunta sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit na parang buhay ko ang nakasalalay dito. Niyakap niya ako pabalik at alam kong kailangan ko ito at dinala ang dalawa sa sofa. Nakapulupot ang mga paa ko sa kanya at ang mga kamay ko sa leeg niya. Umiiyak ako habang tahimik niyang nilalaro ang buhok ko hanggang sa lumamig ako. Anong nangyari, Bella? Tanong niya sa malambing na boses na ginagamit niya kapag may mga breakdown akong ganito. Mga 5 minuto akong natahimik. Buntis ako. Ilang segundo pa ang mga kamay niya bago nila pinagpatuloy ang paglalaro sa buhok ko. He's engaged. Narinig kong huminga ng malalim si Harry at pinakawalan ito ng napakabagal. Anong nangyari? Sinasabi ko sa kanya ang lahat. Tungkol kay Patrick, tungkol kay Gabriel at sa mga interviews, at tungkol sa aking bagong natagpuang pamilya. Nakita ko si Harry na gumagawa ng kape at isang baso ng chocolate milk at pancake sa gilid. 12 araw na mula nang lumipat kami sa apartment na ito na binili ni Harry para magpahinga mula sa paglalakbay. 2 linggo mula noong napunta ako sa ospital at 1 linggo mula noong nakuha ko ang trabaho. Mabilis akong kumain ng aking almusal, at lumipat sa gusto niyang banlawan ang mga pinggan pagkatapos niyang gawin din ni Harry at ilagay ito sa dishwasher. Mula nang sabihin ko kay Harry ang tungkol sa aking pagbubuntis, siya ay naging magulang at sobrang protektado. Inihahatid pa niya ako sa trabaho at sinusundo. Iniisip ng karamihan sa mga katrabaho na boyfriend ko siya at hindi namin sinubukang itama ito. Siguro wala lang kaming pakialam na gawin ito. Dumating kami sa gusali ng C&A Company makalipas ang 15 minuto, at gaya ng nakasanayan ay inihahatid ako ni Harry sa gusali na sinisiguradong tatawagan ko siya kapag tapos na ako. Kailangan ko talagang bumili ng kotse. Kinalikan ni Harry ang noo ko bago tumalikod pagpasok ko sa building. Kailangan kong magkaroon ng boyfriend. Masyado kayong cute habang buhay. Si Jenna, isang katrabaho na mas pala kaibigan kaysa sa iba ay tumabi habang papasok ako sa elevator. Siya ay laging may perpektong lasa ng mga damit. She looks so classy and sobrang business type. Naka-black slacks siya, white button blouse at black blazer. Siya ay may itim na stilettos na tumataas ng 3 pulgada hanggang sa kanyang 5 talampakan 6 na taas. Okay naman siya. Napangiti ako doon at iniisip si Harry. Pinilit niya akong lumipat sa kanya at pinapansin niya ako. Napaka-perpekto niya ngunit alam kong hindi kami maaaring maging higit pa sa magkaibigan. Sinubukan naming maghalikan minsan noong kami ay senior noong high school pero sobrang nakakadiri. Ipinagpalagay ng lahat na kami ay nagde-date at naisip namin ito kung ito ay isang posibilidad. Inilabas ko ang ideya ng paghalik at si Harry ay nakikibahagi dito. 5 segundo kaming naghalikan pero wala akong naramdaman, napakapuro nito at pagkatapos namin ay pinunasan pa namin ang halik ng reflexively. Simula noon ay sigurado kaming dalawa na walang mangyayari sa aming dalawa. Siya ay gwapo. Hot siya. I mean, tingnan mo siya. Nanlaki ang mga mata ni Jenna nang mapagtanto ang sinasabi nito. Lahat tayo may mata, alam mo. I mean, halata naman. Sinubukan niya ulit at sa pagkakataong ito ay nagpakawala ako ng mahinang tawa. Relax. Best friend ko lang siya. Ang kanyang katawan, ay, okay. Kahit na hindi ko sasabihin sa kanya yon. Napalingon ako kay Jenna na napakalaki ng bibig at halos lumuwa ang mga mata. Nakakatawa ang itsura niya. You're not dating, oh my gosh.
siya, mukhang magkarelasyon talaga kayo, alam niyo ba? May narinig akong ding tunog ng elevator at alam kong nakarating na si Jenna sa kanyang destinasyon simula nang pumunta ako sa pinakamataas na palapag. Kinindatan ko siya nang makalabas siya at sumara ang pinto kaya naiwan akong mag-isa. Makalipas ang ilang segundo ay lumabas ako ng elevator at pumasok sa opisina ko para ihanda ang lahat bago dumating si Mr. Jimenez. Malapit nang maging 50 taong gulang si Mr. Jimenez at ang CEO ng C&A Company na minahal kong magtrabaho, naging napakabuti sa akin ni Mr. Jimenez kahit na narinig kong masakit siya sa kanyang mga nakaraang TA. Mabilis kong kinuha ang kape niya nang ipaalam sa akin ni Lilabeth ang pagdating niya. Si Lilabeth ang lobby secretary at laging nakabantay at nagpapaalam sa akin tuwing umaga pagdating niya para makapagtimpla ako ng kape niya at maiabot sa kanya pagdating niya. Nagtitimpla ako ng kape at kinuha ang iPod na naglalaman ng kanyang mga schedule ng araw at dumiretso sa opisina. Tinaas ko ang kamay ko para kumatok pero narinig ko ang boses niya at dalawa pang lalaki. Wala siyang appointment ngayon dahil na-master ko na ito sa isip ko at nagtataka ako kung sino ang pumunta sa kanya nang hindi siya pumapasok kahit 2 minuto. Kumatok ako ng 2 beses at huminto ang lahat ng boses bago ako makarinig ng papasok. "Morning, Mr. Jimenez. I have your coffee here." Inilagay ko ang tasa sa kanyang mesa dahil mahalaga siya sa pasasalamat. "Meet my business associates, Mr. James and Mr. Mondragon." Ang aking pinalawak na braso ay nagmamay-ari sa kalagitnaan ngunit pinamamahalaan kong ipagpatuloy ito sa isang napakagandang lalaki na may blond na buhok at magagandang berdeng mga mata. "Nice to meet you, Mr. James," ngiti ko sa kanya. Binawi ko ang kamay ko bago pa man siya magsalita. "Yeah, I know I might seem rude but I hate body contact." Napalingon ako kay Gabriel na nakangiti. "Kumusta ka na, Miss Alvarez?" Umisi ako sa kanya. Ngayon gusto ni Mr. Jimenez na malaman kung paano namin kilala ang isa't isa. Hindi naging mas mahusay Mr. Mondragon. Mas mahaba ang kamay niya at hinila ko ang kamay ko. "Nakikita ko na nakilala mo na si Miss Alvarez, Gabriel." Sabi ni Mr. Jimenez na may kasamang amusement sa kanyang tono. Napalayo ang mga mata ko kay Mr. James saglit at nakita ko ang mga mata niya sa akin. Mabilis akong umiwas sa akin at lumapit kay Mr. Jimenez. "Oo, nagpunta si Miss Alvarez para sa HR interview sa kumpanya ko pero hindi nakuha. Bakas sa mukha niya ang stupid na ngisi niya." Nakapagtataka, bulong ko sa sarili ko na lalong lumawak ang ngisi ni Gabriel. Talaga, si Mr. Jimenez na walang pakialam sa mga kalokohan ni Gabriel ay tila talagang nagulat. "Talo ka kung ganoon. Si Isabella ang pinakamahusay na empleyado na mayroon ako sa loob ng ilang sandali. Gusto ko siya. Namula ako sa lahat ng atensyon na nakukuha ko at nagdahilan at umalis pagkatapos uminom ng tablet. Umupo ako sa loob ng opisina ko at tumitig sa pintuan ng boss ko. Ano ba kasing nangyari? Hindi ganito ang inaasahan kong mangyayari ang araw ko." Mas lalong bumuti si Gabriel simula nung huli ko siyang nakita sa ospital. Walang makahalata na binaril siya. Ang kanyang buhok ay mukhang ginulo sa isang naka-estilong paraan at ang kanyang pinasadyang suit, siguradong ginawa ito para sa kanya. Nagre-replay sa utak ko ang eksena nila ni Bianca sa ospital at naglalaho ang bawat iniisip niya. Nagpakawala ako ng makukulay na sumpa sa kanya bago ako nag-concentrate sa aking trabaho. "Inhale peace, exhale stress." Inuulit ko ito sa sarili ko habang humihinga ako ng malalim habang nakapikit. "Ganito ba talaga kabilis ang tibok ng puso mo, sweetheart?" Pinipigilan ko ang aking pag-ehersisyo na pampatanggal ng stress at tumingala para hanapin ang isang nakangisi na si Gabriel. "Gusto sana kita kahit konti," sabi ko sabay lapit ng thumb ko sa second finger ko, "kung ikaw ay hindi gaanong puno ng iyong sarili. Paano ka nakapasok sa elevator na iyon?" Nakarinig ako ng tawa sa tabi niya at tumingala ako para makita si Mr. James na tumatawa na nagpapainit sa pisngi ko. Bumaba ang tingin ko sa sobrang kahihiyan. "I wonder what happened between you two. I already like you," sabi ni Mr. James sa mapaglarong tono. "May magagawa ba ako para sa iyo, Mr. James?"
sinusubukan kong baguhin ang paksa sa isang mas propesyonal. Tawagin mo akong Luke, manika. Pinalikan ko ang ngiti niya pero hindi nagtagal ay pinutol ito ng nakakatakot na Gabriel Mondragon. Tama na ang flirting. May mas importante pa tayong gagawin. Sabi niya sa malamig na boses at tumalikod. Say hi to your fiancé, Mr. Mondragon. Shit. Bakit ko nasabi yon? Stupid Bella. Stupid. I will miss Alvarez. Sabi niya sa isang pilit ng ngiti at umalis kaagad. Ano ang natigil sa kanyang asno sa pagkakataong ito? Napakakapal ng tensyon na ito. May gunting ka dito. Inilibot ko ang paningin ko at tumawa si Luke bago siya umalis. Isabella, tumingala ako at nakita ko si Jason sa tabi ng pinto ko. Anong business niya dito, Jason? Anong ginagawa mo dito? Tito ba ang itatawag ko sa kanya ngayon? Hindi. Mamaya ko na lang iisipin ang lahat ng ito. May meeting kami ngayon ni Luke. Sumama ako kay Mr. Andrews. Nagtaas ako ng kilay. Anong kinalaman mo sa abogado at kay Mr. Jimenez, Jason? Nagkibit-balikat siya. Makikita mo. Sasamahan mo rin kami since kasali ka sa meeting. Tumigil ako sa paglalakad at tumingin kay Jason. Bakit kailangan ko? Siguro ito ang normal na pagsusulat ng minutes na karaniwan kong ginagawa. Napaka-abnormal ng lahat ngayon. Bakit sasabihin ni Jason na kasama ako? Sinundan ko si Jason sa opisina kung saan hindi siya kumakatok. Ah, Isabella, buti naman at sumama ka sa amin. Sabi ni Mr. Jimenez, ito ay lubos na kakaiba. Kinila ako ni Jason ng upuan at pinaupo ako dito nang hindi nagpasalamat at tumingin sa lahat ng lalaking naghihintay ng sagot. Hayaan mong bigyan kita ng isang maliit na pagpapakilala ng kumpanya, Isabella. Pagsisimula ni Mr. Jimenez, nagsalubong ang kilay ko at tiningnan siya ng kakaiba. Bakit ko kakailanganin ang kasaysayan ng kumpanya? Tumayo si Mr. Jimenez at nagsimula. Ang C&A Company ay nagsimula 40 taon na ang nakalilipas ni Colin Alvarez, at pinamunuan ito ng 7 taon bago ito ipinasa sa kanyang panganay na anak, si Caroline Alvarez. Ang lahat ay tumahimik sa isang segundo nang marinig ko ang pangalan na nasa isip ko nitong mga nakaraang araw. Well, isa sa mga pangalan. Oh God! Mga estilo ni Caroline. Mami ko. Pakiramdam ko ay lumiliit at umiinit ang kwarto. Ano bang nangyayari sa akin? Pilit kong pinapaypayan ang sarili ko gamit ang kamay ko pero walang gamit. Tubig. Kailangan ko ng isang basong tubig. Napatingin ako kay Jason na agad namang tumayo at kumuha ng baso ng tubig. Kinuha ko iyon at huminga ng malalim. Huminga ng kapayapaan, huminga ng stress. Halos 3 beses kong sinubukan iyon at sa lalong madaling panahon ay bumuti na ako. Tumingala ako para makita ang nag-aalalang mukha ni Mr. Jimenez sa tabi ni Jason. Si Mr. Andrews ay nakatayo sa likuran nila na tila hindi sigurado kung ano ang gagawin. Naglagay ako ng ngiti sa aking mukha. Please continue, Mr. Jimenez. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Nadion Channel TV at Deborah Stories, ang aming munting channel. Maraming salamat po. God bless and stay safe.